Okay, gusto ko kayong mag-isip ng isang tao na napakilala kayo. Pero yung taong yun ay isang prominente o kilalang tao. Let's experience yun ba? Sino yung pinaka-nakasalimuhan niyo? Nakilala niyo na mahahalagang tao? Isip kayo. Teacher, principal, naging kausap mo, nakausap mo, presidente, meron na ba kayong mga taong gano'n, nakausap? Mga prominenteng tao, mga kilalang tao, may masasabi sa lipunan, mga artista, mga normal, kilala yun, di ba? Yung hindi mo basta-basta mapupuntahan nang hindi ka pinapatawag. Okay? Okay? Yan ang kwento natin ngayon, ano? Bigyan na yung pinaka-backstory natin. Si Joseph, okay? Meron siyang 10 kapatid. Yung 10 kapatid niya, pinagkaisahan siya, no? Gusto siyang patayin kasi nga nayayabangan sa kanya kasi pinasinasabi niya yung totoo. Minsan, yung mga tao ganun eh, di ba? Pag nagsasabi tayo ng totoo, minsan ang dating sa kanila yun, mayabang tayo. Okay? Ano yung mga sample sa mga Kristiyano? Pag tinanong tayo, ligtas ka ba? Oo. Oh. Yabang mo naman. Ligtas ka? O, ganun ka lang, no? Minsan mga ganong bagay na totoo naman, pero ang dating sa iba ay ikaw ay mayaba. Okay, nagyayabang ka ba pag sinabi mong ligtas ka? Kasi hindi pa nila alam kung bakit ka naligtas at sino yung nagligtas sa'yo. Tama? May mga mayayabang na sinasabi na ako ligtas ako eh kasi ano ako eh, membro ko ng Iglesia ni Manalo. Kasi yung ano namin, pag nandun ka sa simbahan namin, pag dumating si Kristo, lilipad yun kasi parang spaceship. Hindi nila sinasabi yun, pero yun yung nasa puso nila. Okay? Biro lang yun. Pero in that case, ligtas ka, alam mo ligtas ka, dahil niligtas ka ni Kristo. Diba? May mga bagay na totoo. Pero minsan, yung mga totoong bagay, pag narinig ng ibang tao, iba yung dating sa kanila. Okay? Pero tayo, bakit hindi tayo mayabang? Kasi dapat isinishare natin yung kaligtasan na meron tayo. Hindi natin inaangkin. Okay? Kaya kami, ligtas kami kayo. Babay kayo pagdating ng Panginoon. Ganun ba dapat ang ating reaction? Hindi. Kaya ang ginagawa natin, binabahagi natin. Kung tayo ligtas, kung anong meron ka, libre mo yung nakuha, libre mo yung ibabahagi. Okay? Wala nang pinaka-the best na pwede mong ibahagi, kundi ang kaligtasan. Na-imagine nga, anong pinaka-magandang bagay na pwede mong irigalo sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa kapatid mo, o magulang mo, kahit na sino. Mag-imagine ka. Lupa't bahay. Maganda ba yun? Di po. Hindi maganda yung lupa't bahay. Alan Jay, magkakaroon ka maganda yung lupa't bahay. Kunyari yan ang kalatatay Tintin. Mabili mo yan. Oh. Ayaw mo. Oh, maganda yun eh. Okay? Erickson. Kotse. Maganda ba yun? Magandang kotse. Yung matadala ka kahit saan. Di po. Malamig, hindi mainit. Hindi ka pinapawisan pagka magta-travel ka. Okay, ano pa ang pwede? Imagine nyo ang pwede nyo iregalo. Ano nyo? Diploma. Ano diploma? Okay, yan ang pinaka-the best na pwede mong iregalo sa magulang mo. Tama? Makatapos ka ng pag-aaral. Okay? Ano pa? Isip po kayo ang pinaka-matitindi na. Opo. Yeah, Jimmy, pwede ko i-regalo, pinakamatindi na. Pagmamahal. Pag-regalo yun, isang tao. Di ba? Yung tunay na pagmamahal, nari, gusto mo ng lifetime partner.
asawa, pwede mong iregalo yung tunay mong pagmamahal. Okay? Kaso lang, lahat ng yun, hanggang dito lang. Yung bahay, yung kotse, yung lupa, yung diploma, yung pagmamahal mo, hanggang dito lang. Pwede siya nagtatranscend yung pagmamahal. Di ba? Maganda yun. Kasi, pwede nga rin yung mga gandang katotohanan na lumalampas. Tingnan nga yung ginawa ni Kristo sa atin. Eh, kaligtasan! Pinaka-the best ba yung kaligtasan na pwede mong irigalo sa ibang tao? Opo! Eh, wala nang iba. Di ba? Maligtas ka, maligtas sila. Pag namatay kayo, sa langit lahat kayo pupunta. Doon, wala nang kamatayan. Kasi yan, yung buhay na wala. Okay? Yung ating... Ngayon, itong kwento natin, si Jacob, na-meet niya ngayon si Pero. Okay, si Pero, siya yung pinaka mataas na ruler sa land of Egypt. Pag sinabi niyang patay, patay. Pag sinabi niyang buhay, buhay. Pag sinabi niyang bigyan ng lupa, bigyan ng lupa. Lahat ng power pinagkaloob sa isang tao sa Egypt, which is si Pero. At sumunod kay Pero, si Joseph, yung anak ni Jacob. Di ba? Di ba? Kaya nga sila naligtas eh. Kasi merong pitong tag-ani at pitong tag-butom na taon. Okay? Na-interpret ng Panginoon at ginamit ng Panginoon si Joseph para maging kasangkapan niya para maligtas yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang tatay sa tag-butom. At sila ay pumunta ngayon sa Egypt. Ito na ngayon yung kwento. Nandun na sila. Okay? Nandyan na sila sa Egypt. Okay? Na pala to. Okay? Basahin lang natin ah. Then Joseph came and told Pharaoh and said, "My father and my brethren and their flocks and their herds and all that they have are come out of the land of Canaan, and behold, they are in the land of Goshen." Okay, sabi, kausap na ni Joseph yung si Pero. Sabi niya kay Pero, yung tatay ko at aking mga kapatid ay at ang kanilang mga ari-arian, flocks, yung kanilang mga, sila ay mga shepherd, meron silang flocks and herds na may tupa, may mga cow, no? All that they have, lahat, dinala nila, are come out of the land of Canaan, galing sila sa Canaan, at behold, they are in the land of Goshen. Okay? The land of Goshen, magandang lugar yun para sa pagpapastol. Okay? Imagine nyo ngayon, di ba? Nung nakaraan, yung mga damo dito, ang tataas eh, kulay green, di ba? Ngayon, yung mga damo dito, ano nung kulay? Kulay brown. Kulay? Brown, tuyot na siya. Eh kunyari, pagdating lang ng palay-palay. Ano? Palay-palay meron? Palay-palay ito, di ba? Musog ka lang ng konti sa punta, kunyari. Sa punta, lahat ng mga damo doon kulay green. Okay? Ngayon, anong gagawin mo kung ang mga damo dito, meron pang mga kambing, meron pang 10 kambing. Nalaman mo na sa punta, maraming pwedeng makain yung kambing mo. Anong gagawin mo? Iiwan mo na lang sila dito? Hindi, dadalhin mo sila lahat. Kasi alam mo, nandun yung pagkain at sila yung mabubuhay dun. Tama? Ganun yung ginawa ni Joseph sa kanyang pamilya. At nilagay sila sa pinakamagandang lugar kung saan ang pagpapastol ay maganda. Okay? Okay. Alam niyo ba yun? Dadalhin ba kayo sa isang lugar? Pag mahal kayo ng isang tao, dadalhin ba kayo sa isang lugar kung saan magugutom kayo? Hindi. Normally, di ba? Dapat mapapabuti kayo. Ganyan ang ginawa ni Joseph. And he took some of his brethren, even 5, and presented unto Pharaoh. No? And kasama siya mga kapatid niya, kay lima, at pinresent sila kay Pharaoh. And Pharaoh said unto his brethren, "What is your occupation?" Ano ang inyong trabaho? And they said unto Pharaoh, "Thy servant are shepherds, both we and also our father." Okay? Hindi sila nagsisinungaling, di ba?
Pag tinanong ka, anong grade mo na? Anong grade mo? 3. Hindi ka magsisinungaling. Hindi, paano pag matanda ka na, grade 3 ka pa rin? Magsisinungaling ka ba? Hindi, sabihin mo yung totoo. Kung anong grade mo na, tama? Hindi yun masama. Ang masama, hindi ka nag-aaral. Di ba? Pero nagpapatuloy ka, di ba? Mas maganda yun. Okay, sinabi nila yung katotohanan. Ito yung unang point natin dito. Okay? Pagka kakausapin mo ang isang mataas na official, or huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magtataas ng iyong bangko. Alam niyo yun? Yung word na yun, nagtataas ng bangko niya. Kausap mo, yun ang pinakamagaling sa klase namin. Ako pa ang pinaka-cute eh. Ganun ang pinagsalita. Okay, may yayabang ka. Itataas mo yung sarili mo para maging karapat dapat ka dun sa kausap mo. Okay? Anong tawag dun sa ano? Anong magmamalaki or anong may tawag dun eh? Sa term na yun. Anong magmamataas ka? Hindi, yung nilalagay mo yung sarili mo na hindi ka naman. Okay, anong tawag dun? Anong tawag dun sa word na yun? Nagmamataas ka, you know? May word yun, yung mamaya ano yun natin, anong tawag doon. Para mas katanggap-tanggap ka sa kanya, tinataas mo yung sarili mo. Okay? Nagbibida-bida ka. Okay? Pabida-bida, alam niya, alam niya na yan, nila. Ano pabida to? Hindi naman pa. Gusto niya palagi siya yung pinag-uusapan. Okay? Diyan ba tayo mga Kristiyano? Okay? Maganda pag pag-uusapan tayo, alam ko yan, si ano mabait yan. Okay? Nag-aano yan, sisimba yan. Okay? Hindi yan nagsisinungaling. Maganda. Pero yung pabida-bida ka lang doon. Ang pinakamagaling kasi Totoy Bibo. Kakain ka kasi na tayo ng Bibo hot dog. Okay? Pabida-bida, di ba? Sila, hindi sila na pabida-bida. Okay? Pinakilala nila kung sino sila, sabi nila sila ay mga shepherd. Kasi ang mga shepherd ay abominable sa mga Egyptian. Okay? Okay, imagine mo, yung isang basurero papasok sa isang magandang building sa Makati. Ay, tatanggapin kaya yun? Nakita niyo na yung basurero, yung madumi yung ano, di ba? Pero hindi madumi yung ano yung trabaho na yun, madumi lang yung panlabas. Okay? Pero yung trabaho na yun ay marangal. Okay? Huwag natin sisirain yung trabaho na yun kasi marangal yun. Pero, pag isang ganun, papasok doon, ano, yung mga tao doon sa Makati, naka mga corporate attire yun, naka boots and katay, no? Mga pogi-pogi yung mga nakadress yung mga papayon, tapos papasok isang basurero yung meron pang ano dito, gloves, di ba? Tapos meron bonnet. Yung normal na itsura ng basurero, eh, di ba? Pero marangal yung trabaho na yun. Ngayon, pag nakita siya ng guard, anong gagawin sa kanya? Oops! Huwag ka pawasok dito, mag-beats ka muna. Di ba? Normally, sabihan yun, di ba? Kasi merong attire. Sa isang company, meron proper attire. Eh kung butas-butas pa yung ano, bawal sa company na butas-butas yung ripped jeans, ang tawag doon, di ba? Ngayon, pinapausin dati yun, pagka naluma lang yung pantalon mo, saka lang yung magbubutas-butas eh. Ngayon, binubutas talaga nila eh. Okay, para maging ripped jeans. No? Bawal yun, no? Yung mga spaghetti straps, no? Maninipis na damit, na nakikita na yung tiyan. Hindi lang yung tiyan, pati yung dikdik, no? Bawal yun sa corporate attire, no? Sa mga bawal, marami, no? Shorts na mani-maids in the shorts, okay? Sa lalaki, nakasando, bawal yun. Nakasineras, no? May mga sineras ngayon, napakamahal, no? Alam niyo yung Crocs? Yung mga Crocs na sineras? Yung totoong Crocs, ha? Hindi yung Crocs-Crocsan. Meron mga kami, mga Crocs-Crocsan. Pero may mga tunay na Crocs, mahal yung mga libo yung mga sinelas na yun. Pero yun yung sinusuot ng mga arapin, bawal yun. Kasi hindi yun proper attire. Okay, normally naka leather shoes or naka smart
casual ang tawag doon. Okay? Yeah. Sila ang mga shepherd, both we and also our father. Sila ay ang mga Egyptian abominable shepherd kaya. Ganun sila. Pero sinabi nila na sila ay mga shepherd. Hindi sila ng sinungaling. Okay, pag may namin kayong mga tao, kahit sino, huwag kayong magsisinungaling. Huwag kayong magpapabida-bida. Okay? Huwag kayong maging mayabang. And Pharaoh said unto his brethren, what is your occupation? And sinabi na, and they said, moreover unto Pharaoh, for to sojourn in the land we came, for thy servant have no pasture of their flocks, for the famine is sore in the land of Canaan. Now therefore we pray thee, let thy servant dwell in the land of Goshen. Okay? Anong meron silang, ano dito? Nakiusap sila. Hindi sila nagmalaki. Oy, kami mga galing kami pastor. Pag binigay mo sa amin yung mga tupa mo, yung mga goat mo, dadami yan. Magiging mayaman ka pag akong kinuha mo. Hindi sila ganun. Hindi sila mayayabang. Okay? Sila ay nakikiusap. Okay? Sabi dyan, we pray thee. Okay? Nakikiusap kami. Okay? Moreover to Pharaoh for sojourn in the land we came. Kaya kami pumunta dito kasi taggutom sa aming lugar. Okay? Sabi dyan, for the famine is sore in the land of Canaan. Now therefore we pray thee, na nakikiusap sila, let thy servant dwell in the land of Goshen. Kami po ay, kung pwede, kami po ay tumira sa land of Goshen. Nakikiusap, hindi mayayabang. Okay? And Pharaoh spake unto Job, saying, thy father and thy brethren are come unto thee. The land of Egypt is before thee. Okay? Ganda, no? Binigay kasi na ni Pharaoh yung pamamahala kay Joseph. Okay? Hindi naman na maganda. Pagka tiwalaan ka ng boss mo, huwag kang magloloko. Okay? Sabi dyan. Sana tayo. And bear respect unto Joseph. The best of the land made thy father and brethren to dwell. Saan daw sila ilalagay? Saan daw sila ilalagay? The best of the land. Ano ibig sabihin the best of the land? Yung pinakamagandang lugar. Imaginin mo. Saan ba pinakamagandang lugar dito? Kunyari. Kung ano eh, no? Kunyari, papipiliin ka. Mag-swimming tayo, saan mong gusto? Sa pool, sa beach, o sa pinakamagandang beach, Boracay. Saan mo pipili? Anong pipiliin mo? Anong pipiliin mo, Papa? Kung naliligo tayo, tapos may budget. Saan mo pipili? Ang saan? Sa beach. Diyan na lang, sa ano na lang? Sa Agos. Diyan sa... Irrigation. Sa irrigation na lang. Saan mo pipili? Yung pinaka-the best? Boracay ang pupunta natin. Okay? Ganun ang binigay sa kanila. Yung pinaka-the best na lugar para sa pagpapastol, doon sila nilagay ng Panginoon. Okay? Dahil sila ay mga humble. Hindi sila mga hambog. Okay? Humble sila. Okay? Sabi dyan, if thou knowest any man of activity among them, they make them ruler over my cattle. Hindi lang sila nilagay sa pinaka-best na lugar, pinagkatiwalaan pa sila na sila yung mamanage ng cattle ng Pharaoh. Wow! Di ba? Hindi lang ikaw, oh sige, oh, dito ka na. Oh sige, maglingkod ka dyan. Ikaw yung aming utusan. Hindi, sila pa yung naging manager. Sila pa yung mga nagkaroon ng posisyon. Okay? Ganda, di ba, ng kwento? From magugutom sila, mamamatay sila, nilipat sila ng Panginoon sa mas magandang lugar. Okay? Pinagkatiwalaan sila ng pinakamataas na opisyal na tinalaga ng Panginoon sa lugar na yon, which is Pharaoh, at
sila ay pinag-manage pa ng mga resources, mga cattle. Okay? Ang ganda, di ba? Gusto nyo ba yung ganon? Pagkakatiwalaan kayo, dahil kayo ay humble, kayo ay nagsasabi ng totoo. Okay? Yan ang pinakasusi para kayo ay tumaas kahit na anong ginagawa nyo. Okay? Sa school, pag nagtrabaho kayo, maging humble kayo, maging totoo kayo, magsabi kayo ng katotohanan. Ano nangyari dito? Tatago mo pa. Kasi ito eh. Ikaw pala may kasalanan. Sabihin mo na lang kasi po, ganito po. Ito po yung nangyari. Nagkamali po ako, tinatanggap ko po yun. Kung ano pong gagawin niya sa akin, gagawin ko sa akin. Tanggapin mo na lang, huwag mo nang itago. Pag tinatago-tago mo pa, nagpapatong-patong yung kasinungaling mo. Okay? Ito na tayo. Next. And Joseph brought in Jacob, his father. Ito na. Dinala na ni Joseph yung kanyang tatay and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Okay? See? Jacob ay isang propeta ng Panginoon. Pinagkatiwalaan si Jacob ng mga mahalagang katotohanan ng Diyos. Okay, ano may mga mahalagang katotohanan manggagaling sa kanila yung pagpapala para sa buong mundo. Sino yun? Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? Wala nang iba. Gusto niyo bang bigyan kayo ng pagpapala ng Panginoon? Gusto niyo, sino dito ang gusto ng pagpapala? Dalawa yung pwede natin makuha sa Panginoon, di ba? Pag ikaw ay Kristiyano, tinanggap mo ang Panginoon. Okay, dalawa ang pwede mong makuha. Pagpapala, pagpapalo. Pili ka. Anong gusto mong makuha? Anong P ang gusto mong makuha? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapala. Gusto mo ba pagpapala? Pre, di ba? Ngayon, sabi ng Panginoon, para ba makuha mo yung kanyang pagpapala, dapat ikaw ay sumunod. Okay? Pag hindi ka sumunod, yun, meron kang pagpapalo. Palo. Dalawa lang yun. Ano? Okay, kasi gusto ng Panginoon, ikaw ay mapabuti. Okay? Sabi dito, and Jacob blessed Pharaoh. Okay? Yung kanina muna natin pinag-usapan, ano yung pinakabuti? Matinding bagay na pwede mong ibigay sa isang tao. Kaligtasan. Okay? Yun nga yun. Wala nang iba. Okay? Yung mga susunod doon, pang dito na lang, lupa, bahay, kotse, diploma, karangalan, pwede mong bigay sa magulang mo. Magandang pangalan. Alam yung magandang pangalan? Okay? Yung buong, ay yan, yung mga yan, yung pamilyang yan, napaka-sisipag ng mga yan. Magandang pangalan yan. Di ba? Yung mga pamilyang yan, yan, lagi yan. Pag tumimagiinuman yan, lagi yan nag-aaway. Makita na ba kayo ng ganun, pamilya? Ang daming ganun, ano? Magandang pangalan ba yun? Hindi. Masamang pangalan yun, di ba? Napapangalanan yung... Napapangalanan kayo. Rap dito, rap mo. Okay? Ano pa? Pwede niyong bigay? Magandang pangalan, maayos na pagkatao, di ba? Ayun po, napaka-anis niyong batang yan. Napaka-sipag niyang batang yan. Sino kaya magulang niya? Okay? Nag-aani, nagka-transcend yun kung sino nagpalaki sa iyo. Okay? Ay, anak yan yung ano, Ate Joy? Ayun, di ba? Ayun, naglalayas yan. Di ba, ganun? Kani-kanino pumupunta yan. Hirap na ganun. Ano nangyari sa batang yan? Di ba? Kahit na hindi nila alam yung pangyayari, magiging parang bad na report yun para sa iyo. Okay? Maganda, magandang pato. Okay, mamaya may time first. Okay. Okay, sabi dyan, Jacob blessed Pharaoh. Okay.
ano ang pinaka-the best mong magbigay ng kaligtas? Okay? Kaya mamaya, inaanyayaan namin kayo. Pag kinatid namin kayo, kung sino pwede natin masyaran, mabahagingan sa bahay nyo, no? Iniisa-isa natin yan. Okay? Binabahagingan natin ang salita nyo. Kasi yung pinaka-the best na pwede natin magbigay sa inyo. Okay? And Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage, tinanong si, sa 8, sabi dito, Pharaoh said unto Jacob, how old art thou? Ilan taong ka na? Yun, kitang-kita yung edad ni Jacob, no? Sabi ni Jacob, the years of my pilgrimage are 130 years. 130? Okay? Sa buhay natin ngayon yun, meron pa bang nabubuhay ang 130? 100 nga, rare na eh. Binabalita na pag umabot ang isang tao, 100. Si tatay sa expectation, 98 na yata yun eh. Yung dating usapan pa namin, 97 siya eh. Hindi ako natakamali ah. 2 years na lang, may 100,000 na yun. Tatay sa expectation, no? Ang taga dito, di ba? Okay. Si Jacob, 130 years. Sabi niya dyan, few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my father in the days of their pilgrimage. Okay? Napaka-humble din ito niya. Hindi niya makompare yung kanyang buhay. Sino daw ang tatay ni Jacob? Anak niya yun. Anak niya si Joseph. Sino yung tatay ni? Jacob. Si? Isaac. Okay, si Isaac, mayaman. Si Abraham, yung lolo niya, mas mayaman. Mayaman din yun, di ba? Okay? Siya, dumating siya sa? Tumatagutom eh. Di ba? Dumating sila sa ganyang katayuan. And Jacob blessed Pharaoh. Okay, nabes na? Jacob blessed Pharaoh and went out from before Pharaoh. And Joseph placed his father and his brethren and gave them possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of promises, as Pharaoh had commanded. And nilagay sila sa pinakamagandang lugar sa Egypt. Imaginin mo, yung panahon na yon, Egypt, sila yung pinaka-prominente na country, na kaharian. Okay? Ano bang makikita sa Egypt? Pyramid. No? Ano nila nagawa yung pyramid? Eh, wala pa naman mga malalaking mga bulldozer, mga crane. Wala pang ganun yung malalaking truck na pwedeng magbuhat ng mga mabigat na bato. At ipagpapatong-patong sila na patriangulo. Imagine, paano nila ginawa yun? Manong-mano yun. Manong-mano nilang binuhat yun, in-slide yun para umangat yun. Imagine nyo paano ginagawa. Okay? And Joseph, okay, sabi dyan, and Joseph nourished his father and his brethren and all his father's household with bread according to their families. Hindi sila nagutom. Mamamatay sila sa Kanaan. Dinala sila ng Panginoon sa Egypt. Nilagay sila sa isang lugar kung saan pinakamaganda. Sila pa yung magmamanage ng mga resources ng Pharaoh, yung mga herds ng Pharaoh. Tapos, hindi sila magugutom. Okay, sabi dyan. Kasi papakainin pa sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph. Ang sarap nun. Imagine nyo, hindi ka magugutom. Walang araw na hindi ka kakain ng 3 araw. Iba, 5 beses pa. No? Alam nyo, 5 beses kumakain sa 1 araw. Alam nyo yun? Agahan. Tanghalian. Merienda. Hapunan. Midnight snack. Walang gutom. Hindi ba 5 yun?
Patahin ka, no? Hindi ka magugutom. Hindi pwedeng yung tiyan mo. Mga ganon. Naramdaman niyo na yung tiyan niyo gumaganon. Pag nakaupo ka, naririnig mo yung tiyan mo nagsasalita. Sabi ng tiyan mo, gutom na ako! Naramdaman niyo na ba yun? Yung tiyan niyo. Kapalaging gusto niyo, umuutos kayo. Kasi busog na busog kayo. At dumidikay kayo. The sobrang busog. Okay? Hindi sila nagutom. And there was no bread in all the land, for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan tainted by reason of the famine. Nagutom na. Naghirap. Okay? And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the corn which they brought, and Joseph brought the money unto Pharaoh's house. Naubos na yung pera, lahat na binayad na kay Joseph. Wala nang pera, imagine niyo wala nang pera. Okay? May pera ka? Wala. May pera ka? Wala. Kahit saan ka pumunta, wala nang pera kasi lahat ng pera na kay Joseph na. Ano mangyayari nun? Okay, tingnan natin kung anong mangyayari. Okay? And when money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came unto Joseph and said, give us bread, for why should we die in thy presence? For the money failed. Wala na eh. Yung mga ginto nila, wala na. Wala na silang kaginto-ginto, lahat na kay Joseph. At nilagay ni Joseph kay Pharaoh. Okay? And Joseph said, give your cattle, and I will give you for your cattle if money fail. Okay? Wala nang pera? Okay. Bigay niyo sa akin yung inyong mga hayop. Yung inyong mga cow, goat, sheep. Ano pa? Ano pa ang hayop pwede ganyan nyo? Okay? Sabi ka na Joseph. Kasi wala nang kwenta yung pera, wala nang pera, feel na yung pera. And they brought their cattle unto Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses. And he fed them with bread for all their cattle for that year. Yung taon lang na yun, pinakain sila ni Joseph, pero yung mga cattle nila, yung horses nila, yung mga asses nila, na kay Joseph na. And when that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, we will not heed it from my lord. And how that our money is spent, my lord also had our herds of cattle. There is not oak left in the sight of my lord, but our bodies and our land. Wala na. Yung cattle namin, nasa yun na. Yung pera namin, nasa yun na. Ang meron na lang kami, yung katawan namin at yung lupa namin. Sabi ng mga Egyptians. Wherefore shall we die before thine eyes, both we and our land? Buy us and our land for bread, and we and our land will be servant unto Pharaoh, and give us seed that we may live and not die, that the land be not desolate. Wala na. Desperate na sila. Bilin mo na lang kami at yung mga lupa namin kaysa mamatay naman kami. Di ba? Ganyan ang sinabi ng mga Egyptians kay Joseph. And Joseph brought all the land of Egypt for Pharaoh. For the Egyptians sold every man his field because the famine prevailed over them. So the land became Pharaoh. Lahat na pamamay-ari ng Pharaoh. Imagine mo lahat ng lupa dito pamamay-ari na ni Marcos. Ganun nangyari. So, sobrang tagutom at sila lang yung merong pagkain, lahat na binigay na natin, lahat ng pera natin, binigay na natin doon, lahat ng mga ari-arian natin, mga hayop natin, binigay na natin doon, yung manok, yung ipis, sige, sa kanila na rin. Lahat, yung lupa, sa kanila na rin. Ganyan ang nangyari sa kanila, no?
And as for the people, he removed them to cities from one end of the borders of Egypt, even to the other end thereof. Ni-replace niya. Ni-remove niya. Inayos niya. Only the land of the priests brought he not, for the priests had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion, which Pharaoh gave them. Wherefore, they sold not their land. Ang natira lang na pagmamayari, nang mamayari ng lupa yung mga priests. Kasi yung mga priests, meron silang portion na pagkain na binibigay ng hari sa kanila, ni Pharaoh sa kanila. Okay? Yun yung kwento. Chapter 23, and Joseph said unto the people, behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh. Look, here is seed for you, and ye shall sow the land. Binigyan na sila ng mga binhi. And it shall came to pass in the increase that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and the fourth part shall be your own for seed of the field, and for your food, and for them of your household, and for food for your little ones. Mama, pag mamayari na ni Pharaoh, binigyan sila ng binhi para sila yung makapagtanim muli. Okay? Pag bumunga yun, fifth part daw, ano yung fifth part? Alam nyo, 20%. Kung meron kang 100, yung 20 pesos na yun, ibibigay ko kay Pharaoh. Kasi siya kasi may-ari ng lahat. Fair, di ba? Fair ba yun? Ngayon, yung tax namin, pag mataas yung ano mo, mas malaki yung tax mo sa ahog mo. Hindi lang 20%, dati nga 33% yung tax. Pag kumita ako ng 100 pesos, ang ibibigay ko sa gobyerno, 33 pesos. Dati ah, pero ngayon 25 na lang. Bumaba na ako. Pero sa Panginoon, siyang may-ari, sorry, dito, sa instance na to, kay Joseph, ang binandate niya, 20% lang. Siya pa yung may-ari nun, ay, ang gobyerno hindi naman nagpamay-ari ng lupa natin eh, di ba? Pero hinihinga tayo ng tax ng gobyerno ng 25% sa ating kinikita. Laki, di ba? Kay Joseph, 20% na. Okay? Para makita niyo lang yung difference. Okay? And they said, thou hast saved our lives. Okay? Ganda lang. Okay? Hindi na sila umangal. Oh, yung loko lang ano, 20%. Hindi na sila umangal, sabi nila kay Joseph. Okay? They said, thou hast saved our lives. Let us find grace in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servant. Okay? Sila ay naging servant ni Pharaoh. Hindi sila nagyabang. Yung mga mayayaman siguro. No? Kung sino man na mayaman. Kunyari si Ang. Yung may-ari ng ano. Si C. Yung may-ari ng SM. No? Hindi yan mag-aangas na yun kay Marcos. Kasi nga, siya na yung may-ari ng SM. Si Marcos na yung may-ari ng SM. Kung ganun yung hahalip tulad natin. Yung instance na ito, yung pagkakataon. And Joseph made it a law over the land of Egypt unto his day, that Pharaoh should have the fifth part except the land of the priests only, which became not Pharaoh. 20% parang tax yun sa kanila. And Israel dwelt in the land of Egypt in the country of Goshen, and they had possessions therein, and grew and multiplied exceedingly. Sila ay dumami. Okay? Gusto nyo ba dito dumami tayo? Okay. Gusto nyo ba dumami tayo dito? Yes. Okay, maganda yun, no? Sa tamang paraan ng pagdami. Okay, paano tayo dumami? Magpapatuloy tayong mag-share ng salita ng Panginoon. Pwedeng biological. Kunyari kayo ay nag-asa-asawa na at kayo naging tapat sa church. Yung mga anak nyo, makakasama natin dito. Maririnig nila yung salita ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Kung ano naririnig nyo ngayon, maririnig yun ng mga anak nyo. Titimo yun sa kanilang puso. Maliligtas sila una at sila'y lalago bilang isang Kristiyano. Gusto natin dumami. Yung mga
yung panahon na to, yung pamilya ni Jacob, dumami sila sa Egypt. Binigyan sila ng pinakamagandang lupa, binigyan sila ng maayos na trabaho, hindi sila magugutom. Eh, yan ang pangako ng Panginoon sa atin bilang Kristiyano. Hindi kayo gugutomin, number one, ng salita ng Panginoon. Okay? Magpatuloy lang tayo, hindi kayo magugutom sa salita ng Panginoon. Yung katawan, susunod na lang yan. Ang pagpapala dito sa lupa, madalik na sa Panginoon yan. Binigay niya nga yung buhay niya para sa atin. Yung simple pa ng mundo, di ba? Napakadaling ibigay ng Panginoon yan. Tubig, pagkain, pag-aaral, magandang trabaho. Okay? Ibibigay sa atin ang Panginoon yan. Padadamihin tayo ng Panginoon. Okay? Niwala ba kayo? Sino bang dumami kayo? Magpasakop kayo sa Panginoon, sa salita niya. Okay? Maghinta pa tayo sa Panginoon. Okay? Yan ang pinaka-the best. Maging pagpapala tayo sa iba. Hindi tayo pasaway. Okay? Ano yung mga pasaway? Pabigat? Pasaway? Gusto nyo ba maging pasaway? Dali lang, huwag kayong mag-church. Napakadali. Magpasaway. Di ba? Absent kaya, pasaway ka rin. Imbis na narinig mo yung salita ng Panginoon, nagdadasal ka, nananalangin, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, yan ang pinaka-the best. Ilalagay mo yung sarili mo sa pinakamaayos na lugar. Okay? And Israel went in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possession therein, and grew and multiplied exceedingly. Okay? Last part. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. 30 years na siya, nakausap siya ng Panginoon. Nabuhay pa siya ng 17 years. Wow! Sarap na, ano? So that the whole age of Jacob was 147 years. 147 years old. Si dati, lakas pa eh, ha? 17 na yung dati. Sana pang umabot ako ng 17 kasi lakas ko pa si dati. Yan ang dalangin ko. Okay? Ay kita ko pa yung mga apo-apo ko. No? Sa biyaya. And the time grew nigh that Israel must die. And he called his son Joseph and said unto him, if now I have found grace in thy sight, put, I pray thee, that thy hand under my thigh, and deal kindly and truly with me. Bury me not, I pray thee, in Egypt. Huwag mo kong ililibing sa Egypt. But I will lie with my fathers, and thou shalt carry me out of Egypt, and bury me in their burying place. And he said, I will do as thou hast said. And he said, swear unto me. And he swear unto him. And Israel bowed himself upon the bed's head. Maganda sa mga Kristiyano, yung pinapangarap natin, ipagkakaloob ng Panginoon. Saka kanyang kalooban, saka tamang kayo. Pinapanalangin mo, maayos na papapangasawa. Una, maayos na boyfriend. Panginoon, bigyan mo ko ng isang maayos na boyfriend. At yung boyfriend na yun, girlfriend na yun, gusto ko yung mapangasawa. Tama bang panalangin yun? The best yun. Dahil sa inyo, ihanda ng Panginoon. Kasi, alam nyo, mangyayari sa buhay nyo pagka kung sino-sino lang. Okay? Alam natin yun, di ba? Do not be unequally yoked together with unbelievers, but come makipamatok sa hindi mo panampalataya. Alam niya, okay? Gulo ang buhay mo dyan. Okay? Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang maganda sa atin, kung tayo yung naging pagpapala sa iba, tayo rin ay pagpapala ng Panginoon. Yung mga hinihiling natin sa buhay. Panginoon, gusto mo makatapos ng college. Palooban ba ng Panginoon yun? Siyempre, di ba? Gusto ng Panginoon, maiayos ka. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Panginoon, gusto ka ng magandang trabaho. At sumusunod ka sa Panginoon, ibibigay sa'yo ng Panginoon yun. Yung magtatrabaho ko, Panginoon, sa sahod ako ng 100,000 a month,
na hindi ako papasok ng Sabado at Linggo. Meron bang ganang trabaho? Meron! Ganun yung mga trabaho namin na pastor, di ba? Sumasahod ka ng pera plus 100 plus a month. Hindi ka pumapasok ng Sabado at Linggo. May ganun trabaho, pinagkakaloob yun ang Panginoon. Okay, tandaan nyo. Ano pa? Panginoon, gusto ko ng business, maayos na business. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero gusto ko magkaroon ako ng business. Okay, magandang business yung hindi nagko-compromise sa Panginoon. Okay. Business mo ka, tindahan. Ang binibenda mo, alak, sigarilyo. Yeah? Babaliktad yung sa kalabunan. Okay? Pwede ka magkaroon ng business sa tindahan, ibenta mo yung mga dapat na ibenta, hindi yung nakasira sa ibang tao. Hindi ka magkukompromiso. Okay? Sabi sa verse, tapusin na natin ito. Okay? Mga lingkod ng Panginoon ay mga humble, hindi nagyayabang, hindi pasaway. Okay? Sabi sa Matthew, basahin ko lang. Sabi dito sa Matthew 5. Tapusin ko po sa Matthew 5, verse 16. Sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi dyan, Matthew 5, verse 16. Magandang verse po yan. Pwede natin gamitin yan sa pop-up. Memory verse na. Sabi dyan, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ipakita mo daw ang iyong liwanag, okay, sa iba para bigyan nilang luwalhati ang iyong Ama sa langit. Let your light so shine before men that they may see your good works, para makita nila yung iyong mabubuting gawa. Okay? At pupurihin nila ang ating Ama sa langit. Huwag tayong maging pasaway. Kristiyanong pasaway. Kristiyanong maingay. Ikaw yung palaging pabida-bida. Hindi ka naman bida. Kontrabida ka naman pala. Okay? Tayo. Tapusin natin yan sa ganyan. Okay? Ano nakuha natin? Huwag ba bida-bida. Okay? Maging Kristiyano tayo. Nagliliwanag yung ating ilaw. Paano magliliwanag yung ilaw natin? I-share natin sa iba yung salita ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon. Okay, Kuya James, hindi ka ako marunong pa mag-share eh. Anong gagawin ko? Mag-aaral tayo. This coming May 1, meron tayong pag-aaral kung paano tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Yan yung ating seminar. Soul Winning Seminar sa May 1. Okay, kung sumama dito, magsabi lang kay Pastor. Kasi may pasok yata yung Monday nun eh. Ano ba yun? Wednesday pala yun. Monday, Tuesday, Wednesday yun eh. Okay? Hindi ko alam kay Daddy. Diretso ka ba yun day? Hindi ka attendant? Hindi na attend si Daddy. Ayun. Pagka hinatid dito si Daddy, kung sino gusto ng sumama, walang pasok yun. Pasabi lang kay Pastor. Yan ang amin. Soul Winning Seminar this coming May 1. Umatend tayo, matututo tayo paano tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Paano mo tinanggap yung kaligtasan mo? Ganun din, ibabahagi mo sa iba. Kasi, let your light so shine before men that they may see your good works and praise your Father in heaven, which is in heaven. Ito tayo, maraming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli sa pagpapaalala na kami po, Panginoon, liwanag ng sandito tayo. Pag ninasin po, Panginoon, ang aming liwanag, parapatin niyo kami, Panginoon, kami magtapat. Tulungan niyo kami, Panginoon, magtapat sa inyong salita. Magtapat kami sa inyo.
gawin pa rin ang nakalarapan mo, Panginoon. Hirap, pero sa biyaya mo, Panginoon, tutunan mo, Panginoon, maging isang ilaw minsan ito. Katulad ng pamumuhay ni Jacob, Panginoon, ni Joseph, pinamit mong mga lingkod mo para maging liwanag minsan ito. Maraming pong salamat ulit sa umaga ito. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pag-isalang kalapag-iwari ko live. Salamat, Panginoon, sa aming pagkasalawang pagkain. Ay po, Panginoon, magbigay ng kalakasan ito sa aming kalapag. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yes! Kanta. Thank you.